Okay, mga kapatid, let's open our Bible in Romans chapter 12, verses 1 to 2. Sige, before we proceed, mga kapatid, basahin po natin yung ating main passage for tonight. Yan, basahin ko po ha. Ready? 1, 2, 3, I will read. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove that the will of God is that which is good and acceptable and perfect. Let's bow our head as we pray. Panginoon, gabayan mo po kami na sa aming ginagawang pag-aaral. Pakalinisin mo muna ang aming mga puso upang maging handa po kami sa pagtanggap sa iyong banal na salita. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Dalangin po namin na magkaroon po kayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mangusap po kayo sa buhay ng bawat isa. Ituro mo sa amin kung paano ang tunay na paglilingkod at kung paano po namin iaalay ang aming mga buhay kahalintulad ng modelo na si Apostol Pablo na siyang nagsulat nito, na siyang nagbigay sa amin nito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, ang titulo po ng ating pag-aaralan ngayong gabi ay yung tinatawag natin spiritual act of worship. Mga kapatid, short question lang. Pag may nagtanong sa inyo, paano ba malalaman ang kalooban ng Diyos? Sige. Normally, sa English, how do we know the will of God? Yan ang madalas na question eh. Sige, any idea po? How do you answer galing, that question? Galing po sa sa Word of God talaga po. Yun kasi yun nga yung main way na maalam natin yung will ni Lord. So yun, that's a typical answer po. A typical answer. Okay, praise God. Anything else? May ibang idea ba kayo? Once na may nagtanong po sa inyo, how to know the will of God? Paano ba nalalaman ang kalooban ng Diyos? Sige. Any idea po? Please share. Through prayer. Ikaw quiz. Ikaw na. Ay, sige po. Through prayer. Sige. Kuya Levy muna. Kuya Levy. So yun po, kagaya po ni Brother Steven po, I agree na the will of God is revealed in scripture po. So kagaya na po natin natin sinasabi, scripture alone po. So we see the will of God really talaga po sa word. Yun po. Amen. Wow, masyadong mga lahat ng mga nandito, reform na. Bagay, will of God sa pamagitan ng scripture. Okay, anything else? May other idea pa po ba? Kapag may nagtanong sa inyo, di ba, normally may mga ganong tanong eh, paano ko po ba malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Sige, may iba pa bang sagot? Or paano nyo ito sinasagot? May idea pa ba kayo? Sige, Kuya Arap, ikaw po. Bukod sa pagbabasa ng Word of God, Pastora, through prayer din. Actually, that's the perfect combination na. Nalalaman mo ngayon sa pamamagitan ng pagbabasa kasi nakikilala mo sino ang Diyos at nalalaman mo ano ang mga ipinag-uutos ng Diyos. At kung minsan, upang matupad natin iyon, kinakailangan nating manalangin. So actually, magandang combination yon. Kung bakit po kayo natanong sa ating lesson for tonight, ito po ang ating malalaman. Paano ba malalaman? Ano ba ang mga rekwisito? Or what are the prerequisite in order to determine what is the will of God ng Diyos sa iyo at sa akin? Okay? So, alam naman natin, for the sake of Kuya Alan, since first time nyo po nakapag-start gawain na ito, ay bigyan ka lang po namin ng kaunting background ng aming ginagawang pag-aaral na ito po ay lingguhang ginaganap tuwing ganap na alas 7 ng gabi po.
So nasa exposition po tayo ng aklat ng Roma. Ah, kaya naman eh ibig sabihin ko ya, nasa chapter 12 na kami. Wow, praise the Lord. Ibig sabihin taon na po ang lumipas. Buhat nung kami ay nakapagsimula sa chapter 1. Pwede bang palakpakan natin si Lord, no? You can ano, you can participate by clapping your hands kahit man lang sa signal niyo diyan. So nakaka-bless, nakaka-bless, no? Kahit sabihin mo may pandemya, still God allows us to continue. Kaya ito po yung ating pag-aaralan. Now, a short ano lang, short discussion lang as a recap for the life of Kuya Levi. Kasi pasensya niyo na kasi last week wala po ako kasi medyo nag-busy na ano kami sa ano, biyahe. Kuya Levi, short ano lang po discussion. Ano yung isinyer ni Apostle Paul sa Romans 11:33-36 kasi magkadugtong po kasi ito eh. Go ahead, Bro Levi. Okay, so yun po, we talked about kuan po, Paul's doxology. Yun po yung verse yung passage po natin last time is Romans 11:33-36. So meron po akong tatlong outline nung study na yun, and the first one po is the inscrutability of God. So meaning po we talked about the riches of God in patience and kindness. We also talked about the riches of God in his glory, and we also talked about the riches of God in his mercy. And also we also talked about po yung mercy, riches of God in wisdom and in knowledge po. So yun po yung point 1 natin sa verse 33. If you can check the passage po later on, that would be great po para makuha natin yung context. Pero yun po, so yun po yung first point. Second point po is we talked about the autonomy of God. Yun po yung sa verses 34 at saka sa verses 35. It simply teaches us po that God is sovereign, God is independent, and God is self-sufficient. So yun po yung gustong ipahiwatig ni Paul sa atin po sa verses 34 to 35. At saka yung last po, which is the verse 36, yung outline, yun po, the outline is the glory of God. So it says there po, to him are all things, through him are all things, and from him are all things po. So to him are all things, ibig sabihin po, lahat ng bagay that is good, it comes from God. Then through him are all things, it means po na God sustains everything. He holds everything together po. And then to him are all things, it means po na all of the things would bring glory to God. So yun po yung kumbaga summary of what we talked about from the previous passage po. Thank you, Kuya Levi. Malino yun ano, through him, in him, tsaka for him. Nangangahulugan ang taus-pusong pasasalamat ni Apostol Pablo. Bakit? After chapter 1 and then chapter 11, Paul discusses about the doctrine of salvation in a right manner. Ibig sabihin, maayos po ang flow ni Pablo pagdating sa doktrina ng kaligtasan about justification, sanctification, at saka glorification. Kaya nga, no, sa introduction po na inyong nababasa sa screen, John 4:24 speaks to us that God is looking for those true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. So as we discuss in the book of Romans, ano ba ang turo sa atin? That through the Holy Spirit, siya po ang tumutulong sa atin para makapanalangin tayo sang-ayon sa kalooban ng Ama sa gabay ng banal na Espiritu. Worship should be the right and appropriate response for every recipient of the salvation from the Lord. Nakita niyo yan? Grace is a gift from God. Salvation is a gift from God. Kaya naman, nararapat lamang na tayo ay magpasalamat at sumamba. So ito po ang general outline na palagi at paulit-ulit po nating nababanggit. No, recap lang natin, lalo na sa buhay ni Kuya Alan. Kuya Alan, pag nakita niyo po ang buong aklat ng Roma, nakapalo po dito ay 16 na kabanata. Nahati po siya ito. Sa chapter 1 hanggang 3:23, ang pinag-uusapan po doon ay patungkol sa kasalanan. Pagsapit mo ng chapter 3 hanggang chapter 5, ang pinag-uusapan po natin ang kaligtasan, which is justification by faith through Christ alone and faith alone. So ano yan, ha?
sulagat, sola gratia, solus Christus, yan po ang ibig sabihin niyan. Sa kabanata 6 hanggang 8, ang pinag-uusapan natin doon yung process of sanctification. Ano po ba ibig sabihin ng sanctification? Na kahit tayo ay ginawang banal ng Diyos, habang tayo ay namumuhay sa mundo, ay nagkakasala pa tayo. Bakit? Sapagkat andito pa yung ating katawang lupa. Nangangahulugan, ang buhay Kristiyano ay nag-i-struggle po. So normal po yon. Ang hindi normal ay kung nagpapatuloy ka sa mga bagay na hindi ka ay-aya sa harapan ng Panginoon. Yan po ang tinalakay sa chapter 6 to 8. Sa chapter 9 to 11 naman, ito naman yung soberenyang plano ng Diyos patungkol sa bayang Israel na itinuturing hinirang niya. No? Israel was God's chosen people of God. And yet we all know that their Messiah was rejected. Kaya naman, the salvation was extended to the Gentile. Amen? So, praise the Lord. Natapos na tayo sa napakatinding doktrina na iyan. To the point na yung iba yata, medyo lalo pang naguluhan or Lord willing, kayo po ay natulungan sa ating ginagawang pag-aaral. Ito na tayo ngayon. Sa chapter 12 at saka 16, the principles of service. In other words, mga kapatid, after understanding the salvation that God has brought to each one of us, mga kapatid, alamin naman natin kung paano tayo makapaglaan ng ating mga buhay sa ikaluluwalhati ng Diyos. In other words, Apostle Paul clearly gives us a clear outline in his doctrinal teaching that includes chapter 12 to 16 that talks about the principle of service that we will offer to God who saves us according to His divine grace and mercy. So tonight, let me share to you a divinely inspired word of God on how to respond. Paano ba tayo mag-respond sa kagandahang loob at habag na ginawa ng Diyos sa atin? Meron po tayo, pakibasa Kuya Ron, yung apat na outline na talagang masasabi natin napakagandang outline na ito at madaling pakatandaan. Yeah. Kuya, pakibasa po, please up, Kuya Steven. Yes po. Pakibasa po kayo ron yung apat na spiritual act of worship. Apo. The spiritual act of worship has four principles. Number one, it involves total recognition sa verse 1a. It involves total dedication sa verse 1b. It involves total separation sa verse 2a. And number four, it involves total transformation sa verse 2b. Okay. So have you noticed, no? Makita nyo ko kung paano po natin dinadissect. Do you agree, mga kapatid? Amen. Yan. Okay. Klaro ba siya? I mean, mas madali ba siyang tandaan kapag nahati siya ng tama? Yes po, kasi mabigat na ng mga dalawang verse. Okay, thank you. So, punta tayo, no? I want you to open your Bible, please, ha? Una, ano yung una? It involves total recognition. So, verse 1a, ito ang sabi. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God. Mga kapatid, kapag nag-aaral tayo, ano nga ba ibig sabihin ng salitang therefore? Ano ang pakahulugan nun? Kaya nga. Okay, kaya nga po. Kapag nakita at nabasa natin yung salitang therefore, ano ang pakahulugan noon? Kumbod sa Old Testament. Okay, anyone can answer? May pinapatungkulan si Apostle Pablo. Ayun. Tama. May pinatutungkulan. Diba? Ang lagi kong ibinabahagi sa inyo, ang salitang therefore is a concluding word. Sa madaling sabi, bago mo unawain ito, unawain muna natin ang mga previous na sinabi na ni Apostle Pablo. Kaya ang sabi niya rito, magpagayon man o kaya nga, sabi niya doon, alang-alang sa dakilang habag ng Diyos. Take note mga kapatid ha, ang Apostol Pablo ay nangusap na. Pag sinabi nating brethren, mga kapatid, dapat niyong malaman, ano ba ang tinutukoy dito? Mananampalataya o hindi mananampalataya? Mananampalataya. Okay, very good. Sa English, are they believers or non-believers? Believers. Okay, malinaw tayo doon ha? In other words, this service that should be rendered to our Lord must dapat na isa puso ito ng mga mananampalataya. Mga kapatid,
Sabi niya, by the mercies of God. Ano ang pakahulugan natin ng salitang mercies of God? Is it plural or singular? Plural po. Okay. Praise the Lord. Basahin natin, ha? Tignan nyo. The word, therefore, is bridging the gap from the whole chapter from 1 to 11. That is overwhelmingly bestowed the character of God. Mamaya, malalaman nyo kung gaano nagpapakilala at nakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng chapter 1 to 11. What character is that the mercies of God, that's in plural form, that speaks to us on how God display in it, yung chapter 1 to 11, let us examine it carefully para maunawaan nyo. Ano yung unang outline natin? It involves total recognition. In order to recognize the mercies of God, let's have a recap. Okay, una, Romans chapter 2, verse 4. Pakinggan nyo, ha? Or do you think lightly of the richness or the riches of His kindness and tolerance and patience, not loving that the kindness of God leads you to repentance? In other words, mga kapatid, isa yan sa katangian ng Diyos. Yung kayamanan niya sa kanyang pagiging tinatawag nating mahabagin, mapagpatawad, pasisyoso. Okay? Sabi pa rito, ang kagandahang loob ng Panginoon dapat nagdadala sa atin sa repentance o pagsisisi. Mga kapatid, gaano ba kabait ang Diyos bagay na hindi natin magawa na siya ay paglilingkuran? Dapat po alam natin na when we know the character of God, it should lead us into repentance. In other words, the goodness of God should reflect of our character as well. Kapag nakakagawa tayo ng hindi, dapat karakter na ng Kristiyan ang humingi ng tawad kaagad-agad. Chapter 3, ito naman ang makikita natin. We are talking about the mercies of God. Ha? Ito yung mga katangian niya. Justification by faith, according to Romans 3:21-22, it says, but now, apart from the law, the righteousness of God has been manifested. In what way? Being witnessed by the law and the prophets. In other words, yung katwiran ng Diyos ay ipinakikilala na sa pamamagitan ng lumang tipan. When we speak of the law and the prophets, nakita nyo ba yon? That's a definite article, the law and the prophets. In other words, pag sinabi mong the law, it refers to the law of Moses, the first book of the Bible. Pag sinabi mong the prophets, these are the 17 prophets in the Old Testament. Five major, Isaiah, Jeremiah, Daniel. Yung 12 naman na minor prophets, Hosea, Joel, Amos, Zechariah, Zephaniah. Yan yon. In other words, ang katangian ng katwiran ng Diyos ay ipinakita na sa lumang tipan pa lamang. Kaya nga sabi, verse 22, even the righteousness of God, ano? Through faith, mga kapatid. Ang tanong na naman ng iba, paano natin masasabi that we have been saved by faith? Gayong wala pa si Jesus Christ sa lumang tipan. Ang problema po doon, hindi nga nakita ang pangalang Jesus Christ, pero mga kapatid, it was being foreshadowed. Even faith was already seen in the life of Abraham. Magpatuloy tayo. Romans chapter 4, 7-8. Patuloy tayo sa justification by faith. Verse 7, blessed are those whose lawless deeds have been forgiven. Wow! Mga kapatid, give praise to the Lord. Mapalad ang mga taong ang kasalanan ay pinatawad na. Ikaw at ako yun. No? Hallelujah! Praise the Lord! Tayo ay pinatawad ng Panginoon at mapalad tayo. Bakit? Kasi ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. That's actually a quotation from the life of David in Psalm 32. And whose sins have been covered. Verse 8, blessed is the man who is the Lord will not take account. O, parang ganito yan. For example, si Kuya Rapi. Ang laki-laki ng utang nito kay Kuya Steven, 1 million. Sinabi ngayon ni Kuya Ron, okay, Kuya Rap, ha? Solve na yung problema mong 1 million kay Kuya Steven. Kuya Rap, sa tingin mo, ano ang pakiramdam na may utang kang 1 million, binayaran ni Kuya Ron? Ano dapat ang pakiramdam noon? Masarap sa pakiramdam, Pastor. Kala ko, utang ka uli eh. Abuso na yun, Brad. Sa madaling sabi, kung tayo ay pinatawad na, once in a while lang po yun.
dapat wag na nating umuli, wag na nating ulitin. Nakuha niyo yung lesson? Amen. Kasi kapatid, pag nangutang ka ng 1 million, sasabihin ko talaga sa iyo, wag mo ako kasahan at hindi kita kilala. Baka mamaya lapitan mo ako eh. Hindi, joke lang. Okay. So, what about Romans chapter 5? We talk about the result of justification naman. Wow, grabe talaga yung ano, no? Makita niyo yung character ng Lord, ba? We are talking about the mercies of God, ha? Chapter 5, the result of justification. Sige, bago tayo doon, Kuya Tom, pakiready nga yung Romans 6, 17 to 18. Tagalugin natin para mas lalo nating malasap. Kuya Ron, pakiready? Romans 7, 24 to 25. Tagalog po, ha? Okay, basahin ko sa Romans 5. And hope does not disappoint, because of the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Nakita naman natin, mga kapatid, the Trinitarian is evident. Iniligtas tayo, tinawag tayo ng Diyos Ama, niligtas tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, at sinanctify tayo, ginawa tayong banal sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Grabe, complete package yun. Mga kapatid, naranasan mo na ba na bumili ka ng gulong? Bumili ka ng gulong. Ngayon, ang nakalagay doon sa paggawaan ng mga gulong, kasama ang kabit. Pagkabit ba? Ibig sabihin, nilalak mo yung gulong, di ba? Merong mga ano eh. Ikaw kaya, kung ikaw yung customer, ibinigay, nakapili ka ng gulong, pero sasabihin niya is, ikaw na mag-lock niya na, ano ang pakiramdam mo? Okay, any thoughts? Po, ang gulong is wheel, tama ba? Yes, that's correct. Okay, go. Oh, malalim yung Tagalog yun. Laro. Sige, Kuya Ron. Hindi, pass, di ba, usual kung ganun kasi, dapat package yun, di ba? Kasi nagbibenta siya ng gulong. So, ang expectation mo ay automatic, dapat ikakabit niya na din. Kasi, una-una, mamaya, wala ka namang tools para ikabit yun. So, dapat sila po yung magkabit. And guys, what about salvation? Paano natin ito maibibigyan ng analogy? Sige nga, that salvation is a package. Sige nga, kung ikaw nga disappoint ka, di ba nagbibenta kayo ng gulong, dapat kabit? Or what about salvation ni Lord? Sige nga, pwede ba sabihin na justified ka na, hindi ka sanctified, hindi ka glorified? Sige nga, paano yan? Any idea? Pagtanggap mo kay Kristo, package na yan. Saan na lahat? Yung? Amen. Salamat Kuya Alan. Ang tanong ko sa inyo, pag sinabing package, ano ba ang nakapaloob sa package na iyon? Any idea? Sige nga. Walang lagis, walang kulang, Pastor. Wow! Parang yan ang sinabi mo, pagmamahal kay Ate Madel, ginamit mo naman ngayon, ha? Okay. Pakibasa nga Kuya Ron muna, Pilipos 1:6. Mga kapatid, habang hinahanap ni Kuya Ron ang Pilipos 1:6, ganito yan. Pag sinabi mong whole package na, yung redemption, sanctification, glorification, justification, yung reconciliation, propitiation, lahat ng mga tinatawag nating soteriological term ay nakapaloob na doon. That's a gift of salvation. Okay, Kuya Ron, pakibasa ang Pilipos 1:6. Yes po, Pilipos 1:6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Wow! Mga kapatid, no, mark that word. Ilagay niyo yan sa inyong memory verse. That he who's begun the first work will finish until the coming of the Lord. Ibig sabihin, kapatid, kung sinimulan tayo ng Panginoon, tatapusin niya yan. Can you say thumbs up? Praise the Lord. Yan po ang ibig sabihin, kapatid, na yung kaligtasan ay talagang complete package na. Kaya alam nyo, hindi tayo naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala. Tandaan nyo yan, ha? Kaya lang sinasabi na nawawala dahil sa una pa lang, ang mga kumilala kay Jesus ay hindi talaga kumilala. That's the problem. Okay? Now, kibasa yon. Romans 7. Saan na ba tayo? Romans 6, Kuya Tom?
17 to 18 in Tagalog, please. Kuya Ron, paki-ready na lang. Apo. Roma 6, 16 to 17. Sige. Kuya Ron. 17 to 18. Muli salamat sa Diyos kayong dating mga alipin ng kasalanan na itapos. Taos pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. 18, pinalayan na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin ng katuwiran. Amen. O mga kapatid, ha? Hindi lamang complete package. At ang sabi sa Romans 7, we are united to Christ. Nangangahulugan mga kapatid, sa paraan ng pamumuhay natin, pinalaya na tayo dati, alipin tayo ng kasalanan. Ngayon ay alipin na tayo ng katwiran sa pamamagitan ni Kristo. Amen tayo doon, ha? Malinaw tayo doon. Nagiging alipin na tayo sa katwiran dahil taglay na natin ang banal na Espiritu pagkaraang tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Okay? What about ito pa? Full package ang pinag-uusapan natin eh. Romans chapter 8, 14, 15, Kuya Ron. Ano 7 ako pa? 24 to 25. Ah, sorry. Sabi ko na eh. sorry. 7, 24 to 25. Excuse lang, Kuya Ron. Kuya Rap, ikaw yung 8, 14 ha. Paki-ready in Tagalog. Ako na pass. I-ano ko po? Romans 7. Apo. Ayan, sabi po dito, kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Salamat sa Diyos, siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesu Kristo na ating Panginoon. Mga kapatid, nakita niyo yon? Ang sinasabi ni Pablo ay kahulad natin siya. Siya man ay nakaranas ng awa sa kanyang kalagayan. Pero ano po ang exclamation niya? Purihin ang Diyos, salamat ang Diyos sapagkat merong Kristo na siyang nagpalaya sa kanya. Okay, we're up. Next po. Apo, Pastor. Romans 8, 14 to 16. Ang lahat at pinanubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping na mumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa kanya ng Ama ko. Verse 16, ang Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kapatid, I want you to memorize dyan, lalo na yung verse 16. Ang tanong ko sa inyo, ano ang katunayan na ikaw ay anak ng Diyos? Sige nga, mga kapatid. Paano mo sasabihin ikaw ay anak ng Diyos? Ano po ang tugon? Sa pamamagitan ng Espiritu. Okay. Kung sa pamamagitan ng Espiritu, ano ba ang meron ang Espiritu ng Diyos na tinanggap mo na siyang naging dahilan bakit ka tinawag na anak Diyos? Ano ba ang binibigay sa iyo ng banal na Espiritu? Fruit of the Spirit? Fruit of the Holy Spirit. Aside from that, bunga. Tama to. Ano yung kuya to? Fruit of the Holy Spirit. 5 to 20. May isa pa eh. Aside from the fruit of the Holy Spirit, ano pa yung isa? Yung sa kuan. Diba? Meron tayong spiritual gift, no? At ang pinaka-the best niyan, mga kapatid, kung paano natin pinatutunayan na tayo ay anak ng Diyos sa paraan ng pamumuhay na meron ka. Ano ba ibig sabihin nun? Hindi ka mainitin ang ulo, hindi ka ma-pride, mapagkumbaba ka, hindi ka, alam mo yun? Kumbaga, kahit nahihirap ka, lagi ka pa rin nagpapasalamat kay Lord. Kahit, alam mo yun, kahit pagod ka na sa paglilingkod, nagpupuri ka pa rin kay Lord. Nakuha niyo ba yun? Iyan po ang palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi kapag ikaw ay nagmumura, nang-aaway, nagnanakaw, anak ka pa rin ng demonyo. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Amen. Napatutunayan nga eh ang katalinuhan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga nangangulugan. Ang ginagawa natin sa pang-araw-araw, dapat katunayan niyan na tayo ay sa... Bigyan ko kayo ng halimbawa, ha? O, ganito.
Mga kapatid, ano ang katangian ni Baste, anak ni President Duterte, na masasabi niyong para magkahalintulad ang pag-uugali? Sige nga. Sige, magbigay nga kayo. Halimbawa lang naman ito eh. Ano ang pagkahalintulad ni President Duterte kay Baste? Alam mo ra. Sige. Ha? Bukod doon. Marumbado. Marumbado, nasinggiro. Sige, siguro nga, no? Maangas. Oh, mahirap. Ano pa? Letter B. Pasabulero. Letter B. Baero. Iyon. Mga kapatid, tingnan nyo ha. Sa madaling sabi, di ba kapag ikaw ay tatay at may anak ka at may kapitbahay ka, ano ang madalas na sasabihin ng bahay sa iyo? Kapag kilala niya na yung kapitbahay mo, si ano yan, di ba? Pag nalaman nila na anak ka ni ganito, sasabihin agad sa anak, ay anak ni ano yan eh. Di ba? Nakukuha niyo ako? Are you getting my idea? Yes. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Yun nakikita nila yung magulang doon sa ginagawa ng anak. Amen! In short, guys, ganito, no? Kung ikaw, sinasabi mo, anak ng... Anak ka ba ng Diyos? Bakit ikaw yung nangunguna sa pila ng loto? Anak ka ng Diyos? Lantaran, ano, nakikilala ang plan mo dahil ikaw daw yung may pinakamaraming utang sa komunidad? Bakit? Anak ka ng Diyos? Pero bakit ganun, ano, lagi kang nababalita ang napapaaway? Oh, sa tingin nyo, anong masasabi nyo doon? Tanda ba yon na tayo ay anak ng Diyos? Hindi. Taliwas po. Oh, hindi. Hindi. Mga kapatid, dapat hindi ganun. Kasi ang malinaw yan eh. The Spirit Himself testify with our spirit. Napansin nyo ba, mga kapatid, malaki ang spirito at yung naka-highlight na malaki spirito. Anong ibig sabihin yan? Pansin nyo po ba yan? Yung malaki pronoun, na S po is Holy Spirit. Very good. What about the our spirit? Ano naman ibig sabihin yan? Small. Testimony ng buhay. Testimony ng buhay natin yan. Hindi. Ating spirit. Ating, simple lang naman, oh, nandun, oh. Ibig sabihin, ang spirito. Ganun lang kasimple. May Holy Spirit kasi malaki. Our spirit, tayo yan. Kaya nga minsan, ano, lumilika ako ng tanong, huwag na kayong lumayo na spirito natin yan, okay? Mga kapatid, nagkakaproblema tayo eh. Kuminsan, meron tayong banal na espiritu. Bakit kuminsan ang ating espiritu ay salungat pa rin sa pamumuhay sangayon sa banal na espiritu? Kayo ba minsan, paano nyo tutugunan yun? Kung kayo ang tatanungin ko, paano nyo maiwasan yun? Diba? Ang hirap niyan, parang ang hirap niyan ha. May banal na espiritu ka at may espiritu ka na makalaman ngayon. Sige nga, can you share your own ano challenge? Ano yan? Challenging life to eh, ng Christian life eh. Diba? Diba? Mainit pa rin ang ulo na. Diba? Nagiging impatient pa rin tayo. Tama ba? Yan. At tayo lahat kasi guilty tayo eh. Tama ba? Sometimes past we realize na ano, kapag natapos na yung sitwasyon na nandun ka, doon marirealize na, ay bakit ganito yung nasa ko at bakit naging ganito reaction ko. Minsan naman, pwede rin. Minsan naman po ay kung ikaw ay nasa kalmadong ano, sitwasyon, bago minsan mapag-iisipan mo muna, tama ba itong sabihin ko? Parang magsasalita ka muna mag-isa. O sa kausapin mo sarili ko kung, Lord, tama ba itong gagawin ko? Ganyan. Kapag nasa kalmadong stage ka, kasi iba yung kalmado, iba yung nandun sa senaryo na ikaw ay mainit na yung ulo mo. So yun po yung kaibahan nun. Okay. Salamat kuya for sharing. Mga kapatid, ito ang mabigat. Ito ang mabigat kuya. Nagiging banal ka kasi araw ng Linggo, kasi alam mo may worship service. Nagiging banal ka kasi may men's fellowship. Pero pagdating ng pagkatapos ng gawain, nagiging ano ka, kriminal. Nagiging, alam yun yung kaisipan mo. Ibig sabihin mga kapatid, hindi consistent ang pamumuhay natin. Di ba sakit? Ang katotohanan ay masakit. Agree ba kayo? Agree po. Amen. Ako lang yata. Amen. Di ba? Banal tayo kasi nasa loob o nasa gawain. Pero maya-maya yan, ang init na ng ulo. Balik na naman sa dating mga pag-uugaling, ano, alam mo na, sayang lang ang oras mo dyan. Yun ang ano doon, yun ang problema. Kaya nga ano ang sabi ng Panginoon? Makibasa nga tayo, wala kasi dyan, please take note. Pakibasa tayo sa John 17:17. Sige po, sa Tagalog. At saka, Kuya Stephen, 1 Thessalonians 5:23. Sige, i-add nyo na lang po sa notes ninyo. Una, John 17:17.
1 Thessalonians 5:23. Sino po ang nakita sa Tagalog pakibasa? John 17:17. Bukod mo sila para sa inyo, sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. John 17:17. Tuloy. Okay. Yun lang. Sige. Ang kulit salita mo ang katotohanan. Oh. Pakiayos po kuya. Pakiayos po. Sige po. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Sabi ni Jesus. Amen. So mga kapatid, isa para mamuhay tayo ng may kabanalan, nabubukod tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya tayo nag-aaral. Nakuha niyo po ba yon? Kasi ang salita ng Diyos ay nagpapabanal sa atin. Do you agree? Napansin niyo ba yon? The more na nag-study tayo, kahit papano nasa sanctify ang soul natin. Pakibasa 1 Thessalonians 5:23, Kuya Stephen. Ito po, King James Version. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Kuya, mga kapatid, napansin mo, anong tatlong dimension ng tao ang binanggit doon, Bro Stephen, na dalangin ni Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica? Ano yung tatlong dimension? Spirit, soul, and body po. So, anong ibig sabihin nun? That man is a composition of soul, body, and spirit. Nangangahulugan, ang sabi ni Pablo, manatili kayong banal sa paraan ng iyong pananalita, manatili kayong banal sa paraan ng iyong pag-iisip, manatili kayong banal sa paraan ng iyong pagkilos. Nakuha niyo po ba? Hindi po pwede na panay ka pray, hindi po pwede na panay ka ang pagsishare, pero hindi nakikita sa buhay mo. Oh, medyo ano tayo doon, hindi ganon. So yan yun, kasi critical kasi yung Romans 6-8 na yan eh. Ha, diyan kasi ang tinatawag na sanctification stage ng isang mananampalataya na talagang nag-i-struggle tayo hanggang sa ngayon. Okay, what about Romans chapter 9? Kuya Alan, meron po kayong Bible? Maaari po bang makibasa sa Romans 9, 30-31 po? Opo, pakibasa po yung Romans 9, 30-31. 32-31? Ano? 32... 30 po hanggang 31. 30 hanggang 31. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga hintil na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay kinalugdan niya. Lalong bagay na pinawalang sala sa pamamagitan. Okay. Kuya Alan, excuse lang po, medyo. Apo. Kuya. Apo. Choppy po. Nalina. Sige po. Ganyo na lang po ha. Medyo Apo. Hindi magandang signal niyo. Apo, choppy po eh. Sige, ako na lang magbasa, no? Verse 30 to 31, what shall we say then? That Gentiles who did not pursue righteousness attained righteousness, even righteousness which is by faith. But Israel, pursuing a law of righteousness, did not arrive at that law. Alam naman natin, no? Yung God's plan salvation ng chapter 9 to 11 ay nagpapatuloy sila sa tinatawag na righteousness by obeying to the law. Alam naman natin, no one being saved in sa pamamagitan ng pagtupad ng law. At mangyayari lamang ang kaligtasan, yung righteousness na nandun kay Kristo, na siyang nagbibigay ng kaligtasan. What about Romans 10? Ito yung maganda, no, isa sa pinag-aralan natin. The word of faith brings salvation. Pakipasa na lang, Bro Stephen. Romans 9:10-10. That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. So malinaw to, no? Ang context nito, since the Jews do not believe that Jesus is the Messiah, it requires not just confession, but also profession. Nakuha niyo ba yan? Sabi doon, if you confess. In other words, since they are rejecting their Messiah, they need to confess. Kasi nga hindi nila kinoconfess yan eh, that Jesus is their Messiah. So to us today, mga kapatid, how people like sinners, in order to confess their sin, there will be someone to preach the gospel. Remember, to Romans 10:15-17, paano sila makakaririnig ng magandang balita kung walang magbibigay ng magandang balita? Faith comes from hearing, hearing from the word of Christ. Hallelujah. Now, ito yung huli. Ito, no, we are talking about sa mga pumasok po ngayon sa ating gawain. Ang pinag-uusapan natin ay yung tinatawag nating mercies of God. Okay? Kaya dinala ko kayo from Romans chapter 2. Ito na yon hanggang 11. This is how Paul ended his doxology of praise. Ito yon. Ang ganda nitong basahin, no? Verse 3. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgment and unfathomable His ways. Ano ba ibig niyan? Parang katumbas yan, ano, sa Isaiah 11, 8-9, that the way of God is not the ways of man. No? His thoughts is higher than our thoughts. Verse 34, for who has known the mind of the Lord, or who become His counselor? The answer is, no one. No one. Verse 35, or who has been first given to Him that it might be paid back to Him again? Mga kapatid, ha? Walang pwede mang magmayabang sa Diyos. Walang pwede mang magtanong sa Diyos na para bagang it will mock Him. No one can do that. Why? This is the main purpose ni Paul. For from Him, naalala niyo yung lesson last week, no? Yung naka-triangle, no? The divine trinity ba? Sabi ko, for from Him, through Him, and to Him, all things. Mga kapatid, this is we are always saying, soli Deo Gloria. Alam niyo po ba yan? Soli Deo Gloria? What's the English of that? Glory to God alone. Ano? Yon, that's the word. Thank you. Pag sinabi mong soli Deo Gloria, glory to God. Okay, brothers and sisters, this is how we can see the mercies of God. And these are that Apostle Paul wants us to recognize these things, and by way of saying, sabi niya, I urge you, mga kapatid, kung ikaw ay nanghihina ngayon, kung ikaw ay parabagang nanlulupaypay sa pananampalataya, tinatagubilinan tayo ni Pablo, pinaaalahanan tayo. Ang sabi niya, ako'y nagmamakaawa sa inyo, alalahanin niyo ang kabutihan ng Diyos, alalahanin mo, ang sabi niya, ang kaligtasan ng Diyos, alalahanin mo ang mga magagandang ginawa ng Diyos sa buhay niya. Sa buhay natin, di ba? Mga kapatid, if you are sad, if you feel disappointed, if you feel ano man ang kalagayan mo ngayon, this is the time for you to think of the goodness, faithfulness of the Lord. Can you give a clap offering for that? Alam niyo mga kapatid, when I felt some sadness in my life, I just praised the Lord. I remember, ano? Sabi niya doon, great is thy faithfulness. Hallelujah. Ang sabi doon, I urge you, it means to say to come alongside. Mga kapatid, are you familiar with the word exhort? Sige nga, any idea? Ano ba ang Greek ibig sabihin ng salitang exhort? Sige nga, may idea ba kayo? Bakit may exhortation? Sige, any idea po? What do you mean by exhort? Literal dictionary meaning is to advise strongly, to urge strongly. Pwede. Pero ano yan eh, maganda kahulugan yan. Pero ano ba talaga yung tinatawag nating exhortation? Familiar ba kayo sa salitang parakleo? Are you familiar? Naririnig nyo yun? What about paraklite? Sino yon? Ano yon? Sige nga. Walang idea. That is the Holy Spirit. Remember in John 14, He will send you helper. He will send you sabi doon, sure, that He will convict the judgment of the world. Ang salitang, guys, ganito, no? What about parable? Ano ibig sabihin ng parable? Oh.
So, ano lang, counting lesson lang sa Greek. It is a composition of two words. Sinabi mong para, no? It means alongside. Okay? Kaya nga parable, ibig sabihin curve. Kaya mga kapatid, narinig yung salitang paramic, paracetamol, parallel. Ibig sabihin, the Holy Spirit will come alongside to every believer. Is it clear? Amen. Amen. May question ba doon? May violent reaction ba doon? Okay lang. Okay. So, the word exhortation, sabi nga ni Bro Stephen kanina, kapatid, ang ginagawa natin, hindi lang tayo nagba-Bible study. We are exhorting another. We are encouraging to one another. We are developing and strengthening our, ano ba, yung pananampalataya natin. Alam niyo po ba yon? When we exhort to one another, that is, kaya nga binanggit siya as one of the spiritual gift. Pag sinabi natin spiritual gift, it will heighten, it will strengthen the faith that you and I receive from the Lord. Alam niyo po ba yon? Na ang pananampalataya natin, totoo, nanghihina, nakakaranas tayo ng, alam mo yon? But mga kapatid, sa pamamagitan po ng ating weekly gathering, kahit virtual yan, have you noticed you are being encouraged? You are being strong? For sure. Andito ka ang problema mo kahit papano. Amen? Amen. 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 Kasi you are being reminded of the Word of God that is a composition of the promises of God. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit madalas tayo nanghihina? Ito lang ang payo ko sa inyo. Kasi wala ka ng kinikip na promise ni Lord. Amen? So, wag na wag kang makakalimot sa mga promises ni Lord. Basahin mo ang Bible. That's the very essence na sinasabi ni Paul. So, in essence, a genuine Christian, it is impossible for us not to walk and obey that what is the will of God for His children. So, ano yun? Sabi ni Oswald Chambers. Pakibasa na lang, Kuya Ron. Ano sabi ni Oswald Chambers patungkol sa recognition? Oswald Chambers, our notion of sacrifice is the ringing out of us something we don't want to give up, full of pain and agony and distress. The Bible idea of sacrifice is that I give as a love gift the very best things I have. Praise the Lord. Mga kapatid, medyo magandang topic ito. Ano yung unang first point natin? Total recognition. Naniniwala ako na recognize nyo na kung sino ang Diyos, ano ang nagawa ng Diyos. What about the second line? Ito ang maganda ngayon. Pakibasa, Bro Levy, the second point natin. Okay po, it involves total dedication. So, pakibasa po yung verse. Okay, so yung verse po is, to present your bodies a living holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Kyo, guys, pakinggan nyo to ha. This speaks of its totality of what God requires from us after, take note, after we recognize the mercies of God towards us. Ano ba yun? Yung habag, yung awa, yung grasya, ando na. Kaya nga sabi niya rito, present the presentation of our body as a living and holy sacrifice signifies total dedication. Mga kapatid, I want you to go in the Old Testament. Kapag nag-offer ng sacrifice ang high priest, what is the characteristics of those animal na ilalagay nila doon sa Holy of Holy? Pag inalis nila at kinuha ang dugo at inalagay nila doon sa tinatawag nating Holy of Holies, ano ang katangian ng hayop? Tell me. Ayun. Kuya Mike, paki-English. Kasi medyo iba, malalim na Tagalog yun eh. Walang kapintasan, medyo malalim yun eh. Spotless thing. What else? Patay po. Spotless. Po? Patay ang ano, ang sacrifice. Understood yun, patay. Pero, purga ba? Yun, that's the word. Meron pa. Pure. Yung biblical term, ha? Sabi ni Bro Regan, pure daw po. Actually, tama yun. Pero ito talaga ang kailangan sacrifice is sabi doon, a sacrifice without blemish. Wow. So tama 'yon. Spotless yung pure, mga kapatid. Ang tanong, if Paul is saying to us, ako, i-present natin ang ating katawan. Pure daw eh, spotless daw eh. Paano 'yan? Tayo na mga makasalanan. This is my question to you.
paano tayo nagiging banal sa harapan ng Panginoon? Sige nga. Through the blood of Jesus Christ. Amen. Thank you. Kuya, okay, sa pamamagitan na, okay, makibasa po kayo sa akin sa ikalawang Korinto 5:21. So wala kasi ito sa outline eh. Mga kapatid, habang nagbabahagi ako, ano na lang po, leading na lang ng Holy Spirit. Pakibasa po, ikalawang Korinto 5:21 sa taga Kuya Rap. Tapos Kuya Tommy, pakihanap naman yung Isaiah 59:2. Kuya Rap, pakibasa po. Opo, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Wow! Kuya Rap, konting exhortation lang. Alam mo, isa yan sa favorite verse ko eh. He has no sin become sin for us so that we become righteousness and on to the Father. Kuya Rap, any explanation lang? Bakit tayo naging banal sa harapan ng Panginoon? Ano po, Pastor? Ay, maganda ng tanong ka. Gulo mo din eh. Paano tayo nagiging banal sa kanan Diyos Ama? Paano? Through Jesus Christ, Pastor. Kumbaga, tinanggap natin ang buong-buong ating Panginoong. Okay, thank you, no? Thank you sa explanation mo, ha, pang grade 6. So, last muna yan. Okay, joke lang. Sige, any idea? Actually, tama si Kuya Tommy. Basahin mo muna, Kuya Tom. Isaiah 59:2 po. 59:2. Ang masama ninyong gawa, ang dahilan ng kawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita. At hindi niya kayo marinig. Okay, ganito yan, amen. No? Basic salvation 101 tayo, mga kapatid, ha? Ang tao ay napawalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Malinaw yon. Kaya malayo, amen, ang tanaw ng Diyos sa tao. Kasi nga mayroong barrier ang kasalanan. Para maalis ang kasalanan na iyon, sino ang maging alay? Ang Panginoong Hesukristo. Tama? Amen. Mga kapatid, para higit ninyong maunawaan, sa tuwing ang Panginoong Diyos Ama tumitingin sa mga mananampalatayang makasalanan, ay tumitingin na siya lagi kay Kristo. In other words, ikaw na nakipag-isa kay Kristo, ikaw na kumilala sa Kanya, at sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sa tuwing titignan ka ng Diyos Ama, nakatingin siya lagi kay Kristo, hindi na sa iyo. Malinaw ba tayo doon? Kaya nga, di ba, 1 John chapter 2, Jesus Christ will serve as our advocate. Ano, alam niyo po ba? Siya ang nagsisilbing defense attorney ng mga mananampalataya. Kasi sasabihin ni Satan, mananampalataya ba yan? Bakit adik pa rin sa laro yan? Mananampalataya yan? Bakit nanonood pa rin ng bold yan? Mananampalataya ba yan? Bakit ano, maraming ginagawang kalukuhan pag nag-iisa lang? Mga kapatid, ha, ingat kayo. Oo, sinasabi ni Satan yon. Pero alam nyo ba, pagdating sa judgment day, sasabihin ni Christ Jesus, solved na yan. Oo nga, nagkasala sila. Pero dahil may tataka ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, Jesus Christ served as our defense attorney. Kahit anong persecute pa yan ni Satan, wala na yon. Because the blood of Jesus is greater than the accuse of Satan. Amen? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So sabi niya ito, mga kapatid, paki-up, Kuya. Guys, malinaw ba tayo? May tanong ba kayo? May violent reaction ba kayo? Are we clear so far? Yes po. Amen. Pakibasa nito, Bro Levy. Medyo maganda to, no? Isa ito sa dati, favorite preacher ko, si Dr. Miles. Guys, kunin nyo ito. Marami kayong matutunan nito. Kuya Levy, basahin mo ito as if you mean it. Kumbaga, namnamin natin ito. Sige bro, pakibasa. Lahat. Sir po, sorry. Hindi ko po nakita sa... Okay. Yung nasa loob ng box po? Apo. Okay, the paradoxical prefixes of God's plan to his people. Re is a prefix that signifies the meaning of going back to its original position or to return its original state. In every moment we use these words, God is talking about going backward. So every word that God uses will
will describe to these words to fulfill his mission. So first is return, return unto me. Second is repent of your sins, and I will reconcile you so that you will receive the Holy Spirit, and okay, then you will. Bro, let me. ako na lang. Sige, ako na lang para. Ulitin ko na lang, ha. Ganto yan. The paradoxical prefixes of God's plan to His people. Pakinggan nyo, ha. Yung re, pinaliwanag. Ang sabi rito, return unto me. Repent of your sins, and I will revive you, and I will reconcile you so that you will receive the Holy Spirit, and you will recompense. And then you will, ano ba ibig sabihin? Everything will be back to you. Redeem. And then you will experience redemption. Recover what you have lost. And then I'll give you rebirth so that you can have a renewed mind to restore with have what you have lost. And then you will rejoice, and I will give you reward. Now that's eternal life. So, okay lang. Binibigyan ko lang ng buhay, Bro Levi. So, guys, sa binasa natin, anong napansin nyo? Kahit sabihin mong word lang to, anong napansin nyo po? Kumbaga, habag ng Diyos talaga yung pa. It's all about, kumbaga, habagan okay ng Diyos. Okay. Pag narinig nyo ang salitang re, ano ba ang emphasis niyan? Assurance of faith to the Lord. Amen. Correct. Pwede, tama po yan. Ano ang napansin nyo? Kapag marami tayo nababasa, redemption, reconciliation, yung R ba, R-E, ano ba ang impas nun? Reborn. Pwede yan. Pwede mo reborn. Dito lahat eh. Yung pababalik sa ano, returning. Okay. Ang tanong ko, ano ang tinutukoy na pinabalik tayo sa Diyos? Ano ba yon? Yung pagiging... Ano ba ang ibig sabihin yan? Na sinabi ditong return to its original position. Ano ba ang punto niyan? Kasi nilikta tayo na mag-miss. Union with God past. Sir. Sige po. Po. Basic ano tayo? Lang ano tayo? Grammar dito. Reconcile. Bro, nanonood ka ba ng movie ngayon, Bro Jan? Second chance daw. Okay, guys, ganito yan, no? Mga kapatid, pag sinabi mong re, yung dati, makasalanan tayo, binalik tayo ng Panginoon. Kuya, habang nag-explain ako, pakibasa, Kuya Rap, 1 Peter 2:9 po. Hanapin mo po, 1 Peter 2:9. Nakita nyo, mga kapatid, pag sinabing re, dati makasalanan tayo, ginawa, inalis ang kasalanan. Dati mga namumuhay tayo sa kadiliman, inano tayo sa kaliwanagan. Dati mga alipin tayo ni Satanas, naging alipin tayo ni Kristo. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang dati natin pagkatao ay binago. Sino ang nagbago? Ang Panginoong Diyos. Pakibasa, Kuya Rap, kapatid na Rap. 1 Peter 2:9. Aba, sige, 1 Peter 2:9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pare, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Okay na po? Ano, grabe no, kapag nagbabasa po tayo ng scripture, kapag ito ay nanamnamin mo, grabe, grabe yung... Opo, opo, salamat kuya. Pag binabasa mo yung Bible, no, pag ninamnam mo talaga, no, grabe yung kahabagan ng Panginoon. Sige mga kapatid, ano yung unang outline natin? Yung apat na spiritual act of worship, it involves total recognition. Secondly, it involves total dedication. Pangatlo naman is yung tinatawag nating total separation. What does it mean, mga kapatid? Sige, kuya, pakiano po next. Ang sabi doon, and do not be conformed to this world. Okay? Ang sabi niya po doon,
conformity to the world loses our identity in Christ. Mga kapatid, ganyo ako ha, dahil meron akong sasabihin sa inyo. Conformity to the world lead us into compromise. Conformity to the world hinder us in total and dedicated service to the Lord. Mga kapatid, sino sa atin dito ang may account sa TikTok? Sino sa atin dito ang galak na nakikinig kay Rapi Tulpo? Sino sa atin dito ang palaging nagsishare ng mga kaguluhang nari sa social media? Mga kapatid, isa sa katangian na dapat ay ginawang alay ang ating mga buhay. Mag-iingat po tayo. It doesn't mean siya ang uso ay sinusunod mo. Are you with me? Amen. Hey, hello? Andyan pa ba kayo? Yes po. Okay, any sharing, mga kapatid. Sa paanong paraan tayo nagko-conform sa ito? Ah, okay. Sorry for that. Sige. Any thoughts po sa paanong paraan tayo kuminsan na hindi natin namamalayan na nagko-conform na tayo sa galaw ng mundo? Example po, yung sa if ever may kasama ka na hindi mananampalataya, tapos yung mga topics nyo po medyo pupunta sa for example may green joke siya, hindi ka naman nagsasali, pero minsan eventually if parang it sounds funny, doon ka tumatawa, pero kahit hindi ka nagparticipate, nagcompromise ka naman doon, kasi yun na yun, you allowed it to happen na po. Yung parang ganun. Sample yan. Amen. Tama. Thank you, Kuya Steven. Totoo po yun. Oh, what about others? Sige, ano po yung ano? Mga ibang sirkumstansya ng buhay natin na hindi natin namamalayan na nakikianib na tayo sa galaw ng mundo. Sige nga. For example, sa politik, alala na sa election ngayon, medyo na nahatak tayo, parang kung ba? Politics, yan. Yeah. Oo, oh, nadaba na sige tayo. Sige po. Kanino ka pa? Pakiyaw ako. Pakiyaw ako. Okay. Para kay Lord yan. Sige, thank you. Tama, Kuya Tom. Thank you for that. What? Sa iba po, marami pa eh. Marami pang circumstantia eh. Ano pa? Pastor ako. Sa akin po, Pastor, yung hindi ano? Mo nakalaya na nakikiayon. Ano pa kaya ang mga circumstantia? Sa akin po, Pastor, nawawala po ba? Nandito pa, Kuya Raf. Choppy po ba, choppy? Busy, Kuya. Hindi po, choppy, Kuya Raf. Sige lang. Ah, sige po. Opo, medyo po. Ah, okay. Sige, Kuya Ron, ikaw, Kuya Ron. Yung napapansin mong ano, nakikita sa kapaligiran, yung hindi natin namamalayan, nagpo-confirm na pala tayo sa pangit na ano ng mundong, galaw ng mundo. Can you share something? Wala po akong maisip. Wala akong maisip. Wait lang po, pass. Wait lang po. Kuya Ron? Ah, okay. Sige. Actually, guys, tingin-tingnan nyo lang ang mundo ginagalawa natin. O, bigyan ko kayo ng halimbawa, ha? Alam nyo ba sa mga kabataan ngayon, kapag nag-gather sila, halimbawa, mga 18, 19, 20 years old, hindi nyo po ba alam na kung minsan, pag-uusapan nyo, ha? Ano? 20 years old ka na? Bakit ganun, virgin ka pa? Ha? Ganun, 21 ka na, wala ka pa rin boyfriend? Are you with me? Nakuha nyo? Nakuha nyo ba yung punto ko? Amen. Yes po. Amen po. Okay. Nangangahulugan mga kapatid, tignan nyo na lamang ang dami ngayon ng bilang ng mga LGBTQIA. Ang dami na nila. Pero hindi nila makukompleto ang alphabet letter. Agree ba kayo doon?
Kasi yung alphabet letter kay Lord yon. He is the Alpha and the Omega. Pero ang mga LGBTQIA, may ano yon. O kaya may kaunting sense of humor na kayo doon. Sila tagpi-tagpi. LGBTQIA. Sila yung mga taong nangangailangan ng dakilang habag ng Diyos. Let's pray for them. Okay. The word Greek here in cosmos, that's the evil system. It means to say ruled by the prince of the air, which is referring to Satan. It implies a radical separation of this world. Jesus our Lord once said, "You are in this world, but out of this world." Nangangahulugan mga kapatid, kahit bulok ang sistema ng mundong ginagalawan natin, nararapat hindi tayo mamuhay ayon sa galaw nito. Amen? Amen po. Amen, amen po. Yan. Hey, and then we should live differently, becoming the salt of this decaying earth and be the light of this darkened world. How can it possibly occur that the point, that's the last point. Pero bago yan, pakibasa muna Kuya Ron, yung sinabi ni Bailey Graham. To deny self is to become a non-conformist. The Bible tells us not to be conformed to this world, either physically or intellectually or spiritually. Thank you, Kuya. Sumalinaw po yun. Na dapat, in all aspects or areas of our life, kapatid, sikapin talaga natin. Let's yield to the Holy Spirit para hindi tayo makonform. Okay, let's review. Ano yung tatlong unang binanggit natin? Total dedication? Total recognition, dedication, at saka formation. Transformation. Transformation. Yan. Pang-apat po is yung tinatawag nating total transformation. Ito no, medyo meron tayong kaalaman dito. Sa last at huling bahagi ng ating pag-aaral, but again, ano yung lesson natin? Pagsalitang but, it means it's a contradiction to the previous word. But be transformed by the renewing of your mind. Mga kapatid, I want you to write, please, take your notes, please. Sulat nyo po ito. Ang salitang transform, sulat nyo po, ay kahalintulad siya sa 2 Corinthians chapter 3:18 at saka Matthew chapter 17:2. Nakuha niyo po yung salitang transform? Ulit po, sir. Nakuha niyo po ba? Ulit po. Siguro medyo dili lang ako. Guys, nakuha niyo? Hindi yung other paulit papers, po. Paulit po ng transformed na salita. Ay. Timeless pa yun. Sabi ko, 2 Corinthians 3:18 and Matthew 17:12. Dinig niyo po ako? Yes po, pero medyo delayed ata. Delayed lang po. Opo, oh, alam mo guys, pasensya na kayo ha, medyo nawawala lang yung signal. Pakisulat po sa inyong note, 2 Corinthians 3:18 at saka Matthew 17:2. Yan. Ang salitang transform mga kapatid ay hango po ito sa salitang Griego na metamorpho. Siguro familiar kayo, no? Ang salitang metamorpho ay hango po ito na pinaglabasan po ng salitang Ingles na tinatawag nating metamorphosis. Pag sinabi nating metamorphosis, sa simula pa lamang ay nandun na yung ganda. And the manifestation, yung ganda niya ay lalabas na lamang. So example niyan si Lord Jesus in his transfiguration in Matthew 17:2 nung nakita siya ng kanyang mga alagan sa mount sa bundok na sabi doon is he was transformed before men, his face shone like the sun and his cloth became white as the light. So nangangahulugan pag sinabi nating transformed metamorphosis, ang number one example nito ay ang isang uod
pero ang tunay niyang character ay nagiging butterfly siya. That's the word, no? Yung tinatawag nating butterfly cycle life. So yan po ang halimbawa diyan. Now, next, ang sabi niyo ito mga kapatid, sa conclusion natin, ito yung ano no, Kuya Ron, pakibasa naman, sino pa ba nandyan? Ito, conclusion na tayo. Maganda ito. Guys, I want you to take this one. Maganda pong lesson ito. Sige, pakibasa Kuya Ron. Conclusion, conclusive statement or the totality of our spiritual act of worship to the Lord can be summarizing in these ways. Ayun. It involves total recognition, speak of our appreciation to the ways of God. Second is the total dedication, speaks of our submission to the word of God. And number three, the total separation, speaks of our validation to the will of God. And number four, total transformation, speaks of our confirmation to the works of God. Amen. Guys, gusto ko magkaroon kayo ng comment. How do I achieve or paano pa nagagawa yung mga ganyang klaseng ano wording? May ano ba kayo? May question ba kayo? Or how do we come up that one in terms of yung ganyang wording? There's a term talaga for that past. Nakalimutan ko lang yung term. Yung parang the words need to match para it can be easily remembered sa mga readers mo. Nakalimutan ko lang. Starts with a P. Alliteration. Alliteration pala. So, guys, nakita nyo ba yon? Meron tayong outline, pero kapag dating mo sa conclusion, para bagang binalikan mo yung mga main points mo, pero bibigyan mo na ngayon ng major impact. Kasi summarize statement mo na eh. So kasama kasi sa pagtuturo ninyo, yung gantong klase ng outline, para maunawaan nyo, ito palang ibig sabihin, pag sinabi mong total recognition, we should appreciate the ways of God. Amen? Parang ganun yon. Pag sinabi natin total dedication, so we must submit to the word of God. You cannot be dedicated unless you should learn to submit. And then sabi niya, pag sinabi naman natin total separation, it speaks of our validation to the will of God. In other words, if you don't understand on how to separate yourself in the world, kapatid, wala kang distinction sa mundo o sa buhay Kristiyano at sa mundo. Pag sinabi natin total transformation, kapatid, it is now a confirmation of the works of God as far as salvation is concerned. Amen? Hallelujah! Amen. So, naalala nyo, ano ang tanong ko kanina? Paano nyo malalaman ang kalooban ng Diyos? Ito yon. Ito yung pinaka-last word ni Paul. So that you may prove that the will of God is that which is good and acceptable and perfect. How can we proving the will of God which is good and acceptable and perfect? Ito ngayon ang ano principle, yung nasa taas. Mga kapatid, let's be embedded in our hearts the degree of certainty of achieving the will and purpose of God in every Christians should be done. So ito yung laging ano, alam na nila ano to eh, Bro Levi, Bro Tommy, Bro Steven, paano ba natin ma-achieve ang tanong na ito na tayo ay manatiling banal? Sige, let's pakibasa na lang Kuya Steven yung application na ang challenge po natin. Paano natin mapanitikita? Opo, yan. How can we achieve this? The psalmist once said in a question in Psalm 119, verse 9, how can a young man keep his way pure? The succeeding verses will help us answer it, which is 9b until 11. By keeping it according to your word, with all my heart I have sought you. Do not let me wander from your commandments. Your word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. In unity, the Apostle Paul's urge to the letter to the Colossian church that for us to live a godly life so that our service to God will be honored and acceptable to Him. Hallelujah. So guys, no, before I close, then sharing tayo para yung recording ma-stop. Sabi rito, Colossians 3:16, let the word of Christ richly dwells within you. Let's pray muna mga kapatid. Amang banal, makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka namin pinasasalamatan. Patuloy ka namin pinupuri. Salamat Lord sa napakayaman ng iyong mga salita. Salamat Panginoon sa mga pa. Salamat Panginoon, hindi mo kami pinababayaan at higit sa lahat ay pinahahalagahan mo kung paano kami mamuhay laan at kalugod-lugod sa inyo.
Ama, idinadalangin ko ang mga kapatid na kasama ko ngayon. Patuloy mo kaming pakabanalin. Patuloy mo kaming turuan kung paano kami mamuhay sangayon sa iyong kalooban. Hindi namin magagawa ito sa ganang kakayahan namin, kundi Lord, kailangan namin ang tulong ninyo. Salamat sa iyong dakilang grasya at habag. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.